Alright guys, welcome to my channel, GamiClipPH, and today, so, ito yung mga sumusubaybay sa SplinterLands, okay, at saka yung mga bago pa lang na naglalaro ng SplinterLands. Okay, so dito, today, tuturo ko sa inyo kung paano nyo ipaparentahan yung inyong mga cards, alright? Kasi di ba papansin nyo sa market, may mga pinaparent na mga items punta kayo dito sa market, card rentals. Ayan. So sa card rental siya pwede niyo arkilahin yung mga 'yan. Okay? Okay, so dati nung last video natin, tinuro ko sa inyo kung paano magre-rent, 'di ba? So today, pakita ko naman sa inyo kung paano niyo naman ipaparent yung card niyo sa mga players. Okay. So currently, meron tayong ilang cards na owned. Punta kayo sa owned cards niyo. Dito sa cards, punta kayo sa owned. And then, makikita nyo dyan kung ilan yung quantity ng cards. Pag may 2, sabihin dalawa yung cards nyo na yon. Ayan, and then, pwede nyo na siyang iparenta. Alright? So, abawa, itong si Nightmare, paparenta natin. Itong card, actually, currently, naparent ko na siya. Pag may ganyang icon, guys, nakalist na siya for renting. Okay? Alright? So, lipat tayo dun sa ibang cards natin na hindi pa natin napaparent. So, currently, ito actually, ito yung parang pinaka-super saya natin, si Ifrit Elder, kasi ano siya, nagre-rage siya, last stand. Gains increased stats if it's the only monster on the team alive. So, bakit siya maganda? Kasi guys, kapag siya na lang yung natitira, nag-i-increase lahat ng attributes niya. Ito kanyang power, and then yung life, and then kung ano ito man yan. And then yan, kumbaga lalakas yung damage niya, and then tataas din yung health niya. Kumbaga, super saiyan niya, yung tinatawag kong super saiyan na card natin. So, paparent natin yung isa. Check nga natin kung naparent na ba natin. Ay, naparent na natin to. Okay, balik tayo doon sa ating, ito si Phantasm. Okay, lahat, naparent ko na pala halos lahat, no? So, ngayon, tuturo ko sa inyo guys kung paano siya gamitin. Okay, so parent din natin tong isang Phantasm natin. Okay, punta kayo sa owned cards nyo ha guys. Ulit ko lang ha, punta kayo sa owned. Ayan. And then, ito na lang si Naga. Ako ginagamit ko rin yan eh. Ito na lang si Phantasm. Hindi ko kasi siya ginagamit guys. So, ayan. So, pag may ganito guys, rented na yan. Okay, so itong si Phantasm na isa, pwede natin siyang ibenta, pwede rin natin siyang iparent. So, sa ngayon, ipaparent muna natin siya. Click mo to. Okay? And then, punta kayo dito sa parang bahay na to. Dito kayo pwedeng mag-sale or magparenta ng mga cards. Pag ito naman kasi, pwede nyo isend sa isang player. Itong delegate cards, lock cards, and convert to crystal or dark energy crystal. Pwede kayo magkaroon ng deck, guys. Okay, pwede nyo siya, parang ibibenta nyo siya mismo kay Splinterlands. Okay, so, yan. Ipaparent natin siya. Punta tayo dito. And then, rent card. Ayan, may suggestion sila dyan. 0.039. Tingnan nyo kung makiklit. 0.039 per day yan, ha, guys, ha? Okay. Then, click rent. Kaya lang minsan may rentals na hindi pumapasok. Sobrang baba. Hindi siya pumapasok. Parang nire-required niya lagi is 0.01. So, antayin niyo lang mag-load. So, ayan. Nag-error kasi. 0.1 lang ang dapat na minimum. So, for example, ayan. Paparent natin siya. So, since 0.1 ngayon yung pwede. 0.1. Asaret tayo. Syempre, hindi ko alam kung may kukuha. Syempre, masyadong mataas yung value niya. So, paparent natin siya. And then, once okay na, antay lang natin yung loading. Pag dito naman sa kabila, syempre guys, sa sell card, benta mo rin siya. Okay. So, yun. Okay na siya. So, pag may ganitong nakailaw yan or naka-highlight, sabihin, listed na siya for sale or for rent. Okay guys. So, ganun lang siya. And then, today, tingnan natin ilan na. Nababa pa rin. Ang hirap ngayon ng mga kalaban guys. Bumababa ako sa novice, bumababa ako sa bronze 3. So, hindi kasi ako nagre-rent ng cards pa. Inaantay kong matapos itong season. Tapos, saka tayo hahataw. Kasi medyo ang hihirap na kalaban natin ngayon. So, ang daily ko lang na ginagawa is to claim itong free SPS. Okay, kasi naka-stake tayo dito.
Dito kanina claim ako ng hindi ako nagkakamali point 0.8 SPS kung hindi ako nagkakamali ah. And then nakakuha ako dito ng around 0.1 SPS. So almost 1 SPS yung nagain ko kanina, 0.966 kung hindi ako nagkakamali. And then na-claim ko and then in-stake ko siya uli. Bakit ko siya in-stake uli? Kasi hindi ko naman siya gagamitin guys eh. I-stake nyo lang stake and then yung percentage nun makakuha kayo dito. Ready to claim. And then on a daily basis magbibigay din si SplinterLands ng ayan, ng free airdrop points. Alright, so currently ito yung points ko sa 892. Meron akong 252 deck na pwede nyo rin gamitin sa pagre-rent ng cards. And then, currently, meron tayong mga potions na nakuha sa daily quest. So guys, kaya kailangan kumpituhin nyo yung daily quest. Kahit yung daily quest lang muna. Para makakuha rin kayo na ito. Then, mas mataas yung chance nyo na makakuha ng mga legendary cards dito. So, yun lang guys. Thank you for watching and I hope you do like my video. So, see you on my next video regarding dito. Thank you and bye-bye.